True or false? Can we trust God? Absolutely, yes. Let us reverse the question. Can God trust us? Good morning po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa buhay at lakas na mayroon po tayo at sa patuloy na pag-aaral na ating ginagawa sa kabila ng limited na lamang muli ang pwedeng makadalo sa simbahan. Ngayong umaga, nais nating mag-aral ng sang-aralin na sa aking palagay ay napapanahon dahil sa nalapit na pagdating ng Panginoon. Brothers and sisters in Christ, let us remember that you and I are stewards. Therefore, we should be faithful stewards of Christ. Opo, sa ating tanong, sa aking pagsisimula, true or false, makapagbibigay ba tayo ng tiwala sa Diyos? Siyempre, oo. Pero kung babaligtarin natin, mapagtitiwalaan ba tayo ng Diyos, yan po ay ibang usapin. Ang ating pong pag-aaralan ay makita po natin sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30. And it's about the parable of the talents. Ang passage na ito ay pamilyar sa ating lahat. Ngunit tayo ay naniniwala na maganda ang katotohanan ng makukuha natin mula dito. Ang ating pag-aaralan ay isang paalala sa ating lahat na ikaw at ako ay steward ng Panginoon. Kung babasahin po natin ang mga talataan sa chapter 25 verse 14 to 18, ito po ang kanyang sinasabi. At the time, the kingdom of heaven will be like this. Once there was a man who was about to go on a journey. He called his servant and put them in charge of his properties. He gave to each according to his ability. To one, he gave 5,000 gold coins. To another, he gave 2,000. And to another, he gave 1,000. Then he left on his journey. The servant who received 5,000 coins went at once and invest his money to earn another 5,000. In the same way, the servant who had received 2,000 coins earned another 2,000. But the servant who had received 1,000 coin went off, dug a hole in the ground, and he hid his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong umaga, pangunahan kami ng banal na Espiritu, hayaan mo ng aming tainga ay nakabukas at ang aming puso ay handang tumanggap ng iyong mensahe. Pagpalain mo po kami in Jesus' name. Amen. Now, mula sa binasa nating talata, para maintindihan po natin yung mismong punto ng verse na ito, kailangan po natin makita yung context ng verse. Kung bakit ito sinabi. Makita po natin ang ugat o heart of the passage na ang konteksto po nitong parable na ito ay sa pagdating ng Panginoon. Again, ang konteksto ng parable na ito ay may kinalaman sa pagdating ng Panginoon. Okay, from chapter 24 to 25 ay umikot lamang ang idea na ito. Ang sinasabi ni Kristo sa chapter 24 verse 25 onwards na tayo na mga servant niya ay dapat manatiling matalino, matapat habang hinihintay natin ang muli niyang pagbabalik. Now, mula po naman sa Matthew chapter 25 from verses 1 to 13, makikita po natin Jesus used the parable of the 10 virgins to support his passage. Ano po ba ang kwento tungkol sa 10 mga dalaga? Sila po ay naghintay sa pagdating ng ikakasal at sila po ay may dalang mga ilawan. Ang 5 po na tinatawag na matalino ay nagdala ng ekstrang langis. Yun naman pong 5 ay hindi.
So sa tagal na paghihintay nila, naubos, dumating po yung kanilang hinihintay at sa kanilang sa kanyang pagdating, yung lima ay naubusan na ng langis sa kanilang ilawan. Kaya nakikiusap sila doon sa limang matalino, nabigyan sila. Ngunit nasabi sa kanila, hindi kayo naghanda. Hanggang ang limang ito ay nakikiusap na sila ay papasukin, ngunit hindi po sila napapasok. Yung po yung simpleng sabihin nating pagpaparaphrase ko po nung mga talata mula sa chapter 1 to 13. What is the message? Una po ay maging matalino sa paghihintay natin sa Panginoon. Pangalawa, ang parable na ito na ating pag-aaralan ay tinuturo ni Kristo ang pagsunod ng may katapatan sa Kanya. Yung po yung gusto nating pansinin sa ating pag-aaral. At sa patuloy na paggamit natin at paggawa natin ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pero gusto ko po maging paalala, yung pong salitang servant at slave na aking pong babanggitin lagi ay pwede pong magkapareho o iisa ang meaning. Pero gusto ko pong banggitin na yung servant at slave ay isa lamang po ang aking tinutukoy. Now, hahatiin po natin ang parable na ito sa tatlong bahagi ng ating pag-aaral. At ang unang bahagi sa ating pag-aaral na ito ay may kinalaman the owner, the master of the servants. Okay? This parable ay tumutukoy sa isang tao na siya ay hindi ordinaryong tao. Siya ay mayaman. At hindi lamang mayaman, siya ay mayamang mayaman. Siya ang may-ari ng madaming kayamanan, maraming mga alipin na tagapaglingkod. Ulitin ko po, pagmamay-ari niya ay napakalaki at marami siyang tagapaglingkod. Sa context ng New Testament, uso pa po sa panahon ng mga disipulo yung mga alipin or slave na binabanggit po natin dito. Ang mga alipin o slave ay binili noong panahong iyon o binibili noong panahong iyon. Kaya naman ang mga tao na may slave na tagapaglingkod o alipin ng panahong iyon ay may tuturing na mayayaman. Mga disipulo ay maaaring maikonsidera na mayamang tao. Kaya naman ang tao na ito ay masasabi nating mayaman. Hindi ko nais na i-discuss ngayong umaga o patunayan kung gaano kayaman yung taong ito. Ang ipinakikita po natin dito sa ating pag-aaral ay yung pong master na ating binabanggit ay meron pong mga servant or slave. Ano yung kaibahan? Simple lamang po. Yung master ay may authority sa kanyang alipin. Ulitin ko po, yung master ay merong authority sa kanyang alipin. What I want us to see is the authority of the master over the servant. Ito po yung gusto nating makita. Ibig sabihin, he has the right to do everything he wants. Pwede niyang gawin o ipagawa ang lahat ng nais niyang ipagawa. Kapag sinabi ang salitang authority, pinakikita din dito yung right or privilege of the master. Pwedeng niyang utusan lahat ng tao na nasa ilalim niya, nasasakupan niya, lalo na ang mga alipin o tagapaglingkod niya. Noong unang panahon, ang isang alipin ay meron lamang isang karapatan sa kanyang buhay. Alam po niyo kung ano yon? Gawin ang ipinagagawa ng kanyang master na bumili sa kanya at nagmay-may-ari sa kanya. Ang alipin ay walang karapatang gawin ang anumang gusto niya dahil wala siyang dapat gawin kundi ang nais na ipagawa sa kanya ng kanyang master. Bakit? Dahil ang isang alipin o servant ay pag-aari ng kanyang master. Maging ang kanyang buhay ay hindi niya pagmamay-ari. Yon ay pagmamay-ari ng bumili sa kanya.
The owner or the master has the right to command those who are under him. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang parable na ito ay tumutukoy sa master ng mga servant. Now, in verse 14, tingnan po natin. Ang sabi po ng talata sa verse 14 ay ito. For it is just like a man about to go on journey, who called his own slaves and entrusted his possession to them. Gusto po nating tingnan yung word na it, yung kulay black na may underline na atin pong nilagay sa ating PowerPoint. Dito ay tinutukoy sa pagdating, o ito ay tumutukoy sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Okay? Yung pong sinabi, for it is just like a man about to go on a journey. Yung it po dito ay tumutukoy sa pagdating ng kaharian ng Diyos. At ito ay itinulad sa isang tao na pupunta sa isang lakbayin na hindi sinabi ng verse kung saan ito at hindi rin sinabi ng istorya kung saan ito. Ngunit ang sinabi ng verse, bago siya umalis, pinatawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, called his slave. Tinawag niya ang kanyang mga alipin. Bakit niya tinawag ang kanyang mga alipin? Ang sabi, and entrusted his possession on them. Ipinagkatiwala sa kanila ng master ang kanyang pag-aari sa kanyang mga alipin. Bakit niya ipinagkatiwala? Dahil siya ay maglalakbay at kailangan niya ang mga tao na mamamahala ng kanyang kayamanan. And this lead us to the second point. Pansinin po natin na ang pangalawang puntos po natin ay ito. The obligation of the servant. Pagkatapos nating pag-usapan kanina yung katotohanan na sinabi po natin na the owner, the master of the servant. Pangalawa po na ating gustong pag-usapan ay yung obligation of the servant. Obligation, it means responsibility o commitment. Ipinagkatiwala ng master ang sa kanyang mga alipin ang kanyang possession o ang kanyang ari-arian. We all know that there are three slaves or servants in the parable. Each was given a portion. Ang bawat isa ay binigyan, sabi dito, ng bahagi o parte. Now, yung pong ibinigay sa kanila ay hindi po mana, hindi po ito pamana. Ito po ay ibinigay sa kanila bilang responsibilidad. Please take note, responsibility ang binigay po sa kanila. Anong responsibilidad? Na pangalagaan, palaguin yung talent na ibinigay sa kanila. Tulad ng sinabi ng verse 15. Ano po ba ang sinasabi ng verse 15? Ang sabi po rito, to one, he gave 5 talents. To another, 2. And to another, 1. And each according to his own ability. And he went on his journey. So ito po yung gusto nating tingnan sa bahaging ito ng ating pinag-aaralan. Pagkatapos po niya ipagkatiwala ang kanya pong mga pag-aari, ang sabi po rito, naglakbay po siya. Ang master ay nagbigay ng 5 talento, okay? Merong 2 talento at meron namang 1 talento. Now, ang talent po rito ay hindi po yung katulad ng mga talento na mayroon po tayo ngayon. Pagalimbawa, si Nikki, meron po siyang talento ng pag-awit. Halimbawa, si Nars, ang kanyang talento ay ang pag-iintindi at pag-aasikaso at pagpapaganda ng bahay-sambahan. Paghalimbawa naman
si Ray Soriano, ang kanyang halimba, ang kanyang talento ay ang umawit at mag-drums at iba pa. At ang marami sa inyo ay iba't ibang, mayroong iba't ibang talento. Pero hindi po ito ang ating tinutukoy sa ating pag-aaral. Ang talent o talento na sinasabi sa verse na ito ay tumutukoy sa sukat ng kayamanan. Again, sukat ng kayamanan o ng pera. Okay? Ayon po doon sa isang author na aking napansin nung ako po ay nagre-research, ang katumbas po ng isang talento sa panahon daw natin ngayon ay at least $150,000. Now, do the math. Magkano yun sa peso pag atin po yung pag-uusapan? Aba, eh malaking halaga po ito. I-compute na lang naman po natin sa 48 sa pera natin. Ah, eh ang halaga po nito ay magresulta ng napakalaking halagang pera. 7,200,000 marahil kung tama ang aking naging computation. So, ang pinag-usapan dito ay malaking halaga. Hindi konting o barya-barya lamang ang pinag-uusapan natin dito. Hindi pera ang nais nating tingnan dito. Bagaman binanggit ko po yun. Kung gaano kayaman ang master, yun po ang aking nais tingnan. Ang punto natin dito ay kung gaano kalaki ang pinagkatiwala niya sa kanyang mga alipin. Kasi alipin po yun eh. Pero pansinin po yun, gaano kahalaga yung kanyang pinagkatiwala. Sa Tagalog, pwede natin sabihin, ang natanggap ng mga alipin ayon sa kanilang abilidad. Okay? Yung pong bawat isa, ang sabi, ibinigay according to his own ability. Yung master, mapapansin po ninyo, hindi pare-pareho ang ibinigay. Pero yung master, nagbigay ng magkakaiba ayon sa kanilang kakayahan, yung ability na mayroon ang kanyang pinagtiwalaan. Ibig sabihin, hindi ibinigay ng kanilang master ang bagay na ito para lamang baliwalain, kundi ito ay ma-handle nila ng tama. Now, the heart of this verse is the trust given by the master to his master. The trust given by his master to his servant. And the servant should prove themselves trustworthy. Ang heart ng verse na ito ay yung pagtitiwala na ibinigay ng master sa kanilang tatlo na mga alipin. Sila ay dapat na magpatunay na sila ay mapagkakatiwalaan o trustworthy. Ang tanong ay ito, papaano nila papapatunayan na sila ay mapapagkatiwalaan? Simple lamang. Yun ay ang paggawa ng kanilang obligasyon. Ano ang obligasyon o responsibilidad ng servant? Isa lamang po. To please the master. Papaano nila mapiplease ang kanilang master? Isa lamang din ang sagot. Maging mabuting katiwala sila. Ibig sabihin, dapat nilang pangalagaan ang mga talento na ibinigay sa kanila. Dapat nilang palaguin, payamanin ang natanggap nila dahil iyon ay inaasahan sa kanila. Alam ng tatlo na mga alipin ang dahilan kung bakit ito pinagkatiwala sa kanila. Kaya naman, nung umalis yung kanilang master, ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang umaksyon. Ano po ang kanilang naging aksyon? Kung titingnan po natin ang verse 16 to 17. Andyan po yun. Ano po ang sabi? Immediately, the one who had received 5 talents went and traded with them and gained 5 more. In the same way, the one who received 2 talents gained
two more. So mapapansin po natin, pagkabigay po sa kanila kaagad, umalis po ang dalawa. Ano ginawa ng dalawa? Ipinanghalakal po nila yung pinagkatiwala sa kanila. Ano naging resulta ng kanilang pagiging mabuting katiwala sa kanilang pag-aksyon? Meron kaagad pakinabang. Kung mapapansin natin, walang definite time na sinabi kung gaano kabilis babalik ang kanilang Panginoon. Kaya sila kaagad ay nagtrabaho. At sa kanilang trabaho, mapapansin natin, kumita kaagad. Bakit? Kasi po pwedeng anytime dumating ang kanilang Panginoon. Immediately ang binanggit po dito, umalis agad yung tumanggap noong 5 and 2 na talento. Wala silang inaksayang panahon. Dali-dali silang umaksyon. Dali-dali nilang ginawa ang pagtatrabaho. Take note, kaalis pa lamang nung kanilang master, marahil ang isip nila, tulad sinabi ko kanina, baka dumating kaagad ang Panginoon. Kailangan natin gawin ang ating trabaho. Alam ng dalawang alipin na sila ay pinagkatiwalaan. Kaya dapat, sabi dito, pangalagaan yung ipinagkatiwala sa kanya. Ang sabi sa verse, na doble nung dalawang alipin yung pinagkatiwala sa kanila. In other words, kung papansinin po natin, naging productive sila dahil sila ay mga tapat na katiwala. Now, pansinin natin yung pangatlong alipin na binabanggit sa ating pag-aaral. Anong sabi dito? Verse 18. Subalit ang tumanggap ng isa ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi sa kanyang ng kanyang Panginoon. Sabi dito, yung pangatlong alipin, umaksyon din naman. Ang ginawa niya, humukay sa lupa, itinago ang salapi na natanggap niya. Maaaring sabihin natin, hindi naman masama yung kanyang ginawa nitong alipin na ito. Pero mapapansin natin yung isang katotohanan, ngunit ang isang malaking pagkakamaling ginawa ng alipin ito, hindi niya ginamit o pinalago ang pinagkatiwala sa kanya. Doon siya nagkamali dahil inaasahan ng master ang kanyang pakinabang sa pinagkatiwala sa kanya. Pero hindi po niya ginawa. Alalahanin natin ang obligasyon ng tatlo ay to please yung kanilang master. At para ma-please ang kanilang master, kailangan nila na maging mabuting katiwala. Kailangan nilang maging tapat sa mga tinanggap nilang responsibilidad. Yung dalawang alipin ay naging tapat at yung isang alipin ay hindi nagpakita ng katapatan. Dahil wala naman talaga siyang ginawa para mapalago ang natanggap niya. Mapapansin natin dito ang different response noong mga alipin. Yung dalawa, umaksyon. Yung aksyon ay mainam. Yung isa, umaksyon pero mali. Their different response will show the outcome of their service. Yung pagtugon po nila at pagtugon po natin ay magdadala at magpapakita ng resulta ng ating ginawa o ng kanilang paglilingkod. And this lead us to our third point, ang huling puntos ng ating pag-aaral, the outcome of their service. Ito po yung pangatlo, the outcome of their service. Yung outcome o yung resulta ng kanilang service na sinasabi natin dito sa third point natin ay hindi yung sinabi kanina na nadoble yung dalawang alipin yung pinagkatiwala sa kanila. Hindi po yun ang ating pong pinapansin ditong outcome ng kanilang service. Ang ating pong pinapansin dito kung ating itong mabuting pag-aaralan ay tumutukoy sa outcome
ng resulta ng serbisyo ng mga alipin sa mata ng kanilang master. Ulitin ko po ito. Ang inaasahan po ditong outcome, hindi lang po yung nagdoble yung kanilang kinita dahil naging mabuti silang steward, kundi yung serbisyo ng mga alipin sa mata ng kanilang master. In other words, ang tinutukoy natin dito ay yung verdict, judgment ng master nila. Okay? Anong sasabihin ng kanilang master sa kanilang ginawa? Sa ating pong pagpapatuloy, nais nating basahin yung sinabi sa verse 19. Ano po sabi dito sa verse 19? Now, after a long time, the master of those slaves come and settled accounts with them. Mapapansin po natin, pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik po yung master at kinailangan niyang kausapin ang kanyang mga alipin at magtuos po sila, may kinalaman sa pinagkatiwala sa kanila. Gusto ko pong pansinin natin yung praise na settled accounts with them. Ang sabi dito, matapos ng mahabang panahon, dumating yung master at nakipagtuos o nakipag-ayos sa kanila. Kagaya nung sinabi ko kanina, hindi binanggit ng master kung gaano katagal ang kanyang pagbalik sa kanyang pag-alis at kung kailan siya babalik. But one thing is for sure, babalik ang master. At sa kanyang pagbabalik, makikipag-ayos siya sa kanyang mga alipin. Sa verse 21, kung atin pong papansinin, ang sabi po dito, his master said to him, "Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Sabi dito, enter into the joy of your master. Pero prior doon, sinabi niya ito, well done, good and faithful servant. Yung dalawang alipin ay tinuri nung master dahilan sa sila ay naging tapat. Dahil sa kanilang katapatan, sila'y tinawag na mabuti ng master. Para sa isang alipin, wala nang silang pinakananais kundi marinig ang salitang papuri sa kanilang master. Makikita natin dito sa verse na ito na dahil sa katapatan nung dalawa, sila ay binigyan ng pambihirang reward. Praise the Lord. Kasi po ang alipin, wala po silang karapatang makihalubilo sa kanilang mga Panginoon. Pero dito dahil sa kanilang katapatan, merong dalawang bagay na naging blessing sa kanila ang kanilang master. Isa rito yung sabi, the master said, "I will put you in charge to many things." Yun po yung gusto nating pansinin dito. I will put you in charge of many things. Pamamalahan kita sa maraming mga bagay. Ano po implikasyon nito? Dahil sa katapatan, binigyan po siya ng gantimpala. Parang siya po ay na-promote. O promoted siya, pinagkatiwalaan siya. Ibig sabihin, mas pinagkatiwalaan pa siya ng madaming bagay, mas malaking bagay. Pangalawa, na naging blessing nung mga alipin, slaves, ay nagkaroon ng kasiyahan. Ang sabi niya, enter into the joy of your master. So pansinin po niyo, yung pangalawang reward ay makasama nila ang kanilang master sa isang celebration. Sabi ko kanina, hindi o wala silang karapatang sumama sa anumang pagtitipon or piging ng kanilang Panginoon. But this time, ang sabi, enter into the joy of your master. Sa selebrasyong ginawa ng master sa kanyang pagbabalik, isinaman niya
ang dalawang tapat na alipin. Take note, sabi ko kanina, ulitin ko, mga alipin o tagapaglingkod ay walang karapatan makisama sa pagdiriwang ng may-ari sa kanila. Pero dito yung dalawang alipin ay ginantimpalaan ng kanilang master na makiisa sa kanyang kasiyahan. So tingnan po ninyo, kapag tapat pala ang isang alipin sa kanyang Panginoon, mayroon palang reward. Pagkakatiwalaan palalo, hindi lang pagkakatiwalaan palalo, isasama ng Panginoon sa kanyang pagdiriwang. Ang malungkot na parte ng istorya dito ay yung paghatol ng master doon sa isang alipin na hindi naging mabuting katiwala. Kung yung dalawang alipin ay nagantimpalaan, yung isang alipin, ang sabi po rito, ay napagalitan, naparusahan. Makikita natin na yung dahilan ay dahil sa kanyang pagiging suwail na alipin. Ang sabi niya, alam niya na malupit yung kanyang master, kaya nag-play safe na lamang siya. Ibinaon niya o itinago niya ang kanyang ang pinagkatiwala sa kanya. Kaya sa halip na siya ay magantimpalaan, siya'y pinarusahan. At ang malungkot na parusa bilang kabayaran ng kanyang pagiging hindi mabuting katiwala, una, sabi sa verse 28, mapapansin po natin, sorry, wala po dito. Sabi sa verse 28, kaya kunin ninyo ang kanyang talento at ibigay ninyo sa kanyang sa may 10 talento. Ulitin ko po yun. Kaya kunin ninyo sa kanya ang talento. Ibigay ninyo sa may 10 talento. Kinuha sa kanya kung ano yung meron siya. Ibig sabihin, walang natira sa kanya. Tingnan niyo, anong parusa dahil sa hindi siya naging tapat? Simple lamang po. Kung ano yung meron sa kanya, kinuha po sa kanya. Bakit? Hindi po siya naging tapat eh. At hindi lamang po natapos doon yung parusa na sinasabi. Ang pangalawang kabayaran ng kanyang pagiging pabaya o hindi tapat, eh meron pong sinabi sa verse 30. At ang aliping walang pakinabang ay itinapon sa kadiliman sa labas. Doon ay nagkaroon ng pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Ang pangalawang kaparusahan ay walang iba kundi tigati at matinding paghihirap. Kung yung dalawang tapat na alipin ay dinagdagan ang pag-aari nila, yung isang suwail kinuha yung mayroon siya lahat-lahat at ibinigay doon sa mayroon. Dalawa lamang ang magiging outcome o resulta ng judgment ng master sa mga alipin. Yung dalawa na tapat sa kanilang tungkulin, commended. Yung dalawa na napakasipag, promoted. Pero yung isa na suwail, ang sabi ito, ang ginawa po sa kanya ay demoted. Imbis na siya ay bigyan ng pagpapahalaga, siya po ay dinemote. Now, how can we relate this passage to us? Remember this. The master represents Jesus Christ in this parable. And the servant represents us. Now, kung ang master sa parable na ito na may pag-aari ng madaming mga bagay at kayamanan, si Jesus, hindi lamang may-ari ng madami, kung hindi, ang sabi rito, siya ang may-ari ng lahat. Dahil siya ang lumikha sa lahat ng nilalang sa mundong ito. Kagaya ng sinabi sa John chapter 1
verse 3. Ano po sabi dito? Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, walang nagawa anuman mga bagay na ginawa. So kapansin-pansin po, dahil sa Panginoon, lahat ng bagay ay nangyari. Dalawa po ang pinatutunayan ng talatang ito. First, ang unang pinatutuhanan ng talatang ito, Jesus Christ is the master of all things. Jesus Christ is the master of all things. And secondly, na pinatutunayan ng talatang ito, ang sabi, Jesus Christ is the master of all creation. In other words, Jesus Christ is the owner of all. Kung si Kristo ang may-ari ng lahat, therefore, lahat ng nilikha ay mayroong obligasyon or responsibilidad. Ano yon? To please and glorify Jesus Christ. Kayo at ako na mga mananampalataya, ang tanging obligasyon natin ay mabigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon. Siya na master of all things. Siya na master of all creation. Dapat mapupurihan natin. Tulad ng kanyang sinabi sa Colossians chapter 1, verse 16, lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya ay para sa kanya. Sa verse na ito, lahat ng nilikha sa pamamagitan niya, ang lahat ay nilikha para sa kanya. Dahil dito, lahat ng nilikha ay dapat magbigay ng kasiyahan sa kanyang Panginoon dahil siya ang master ng creation. At para itanghal ang pangalang Jesus, ang purpose ng kanyang creation sa atin is to please God. Pwede bang pakisabi mo sa pinakamalapit sa iyo, sabihin mo, ang layunin mo, bigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Please, sabihin mo sa kanya, ang layunin ng creation sa iyo ay bigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Now, kagaya din po ng parable, yung master at yung alipin. Pag alis nung master, nagtrabaho ang alipin. Alam nating lahat na Jesus ay umalis. He ascended on high. Pumunta sa langit para tayo paghandaan. At muli siyang babalik. At sa kanyang pagbabalik, tulad ng mga alipin, magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Remember this. Use it or lose it. Alin yon? Yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Use your gift or you will lose it. Tandaan natin yung sinabi ng salita ng Panginoon. Ano sabi? Your ability is God's gift to you. What you do with it is your gift to Him. Pansinin po natin, your ability is God's gift to us or to you. And then sabi niya, what you do with it is your gift to Him. Pero sa kanyang pagbabalik, tandaan natin, makikipag-ayos siya sa atin. At siya ay makipagtuo sa atin. Kung anong ginawa mo sa buhay mo dito sa lupa, ipagsusulit mo sa Panginoon. Ang tanong ko ay ito. Sabi ko kanina, mapagtitiwalaan ba ang Diyos? Yes. Ang pangalawa, mapagtitiwalaan ka ba ng Diyos? Pag-arap natin sa hukuman ng Panginoon, marinig ba natin ang salita ng ating Panginoon? Magaling, mabuti at tapat na alipin. Well done and faithful servant. Kung gusto natin na marinig yon sa pag-arap natin sa Panginoon, isa ang dapat nating gawin habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Maging tapat sa pinagkatiwala niya sa atin. Ibigay natin kung ano ang nararapat sa kanya. At ang sabi nga,
Your ability is God's gift to you. What you do with it is a gift from Him. Tulad ng binanggit ko kanina. And then, we may lose what we give. We may lose what we give. But we will never lose what we give to God. Kung ano yung tatago natin, mawawala. Pero anumang ibibigay natin sa Panginoon, kailanman hindi mawawala. Therefore, let us give our lives to Him. And let us serve Him by using our gifts and talent. So we may found as faithful steward of our Master, the Lord Jesus Christ. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless.